Breaking news! The IATF has allowed senior citizens to go anywhere like during GCQ as long as they are accompanied by their parents. Ma, sasama na ako sa labas, bibili lang ako ng milk tea. Fake news na pala to, kala ko naman totoo. Oh, eto pa, sabi mo, inom lang, ba't mo ako tinuruan magma? Sindali! Naka-cellphone ako kayo. Pasensya na kayo lahat, ha? Caterpillar! Caterpillar let John. Ang benta sa akin. Sorry na. Next one. Nakikita ko to, yung batang babae na ano daw, Illusion of the Keme daw. Ba meron dyan? Wala ko nakita ko naman agad na parang may hati doon. Or baka may iba pa. Hindi ko pa rin naiintindihan po. Pasensya na. Ito pa, last one. Fuck it, bet lang. Mga bet lang! Anyways, bago po tayo magpatuloy, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell tayo. Ha, dahil may pag-giveaway tayo na B-album. Kaya pakinggan nyo yung sasabihin ko sa dulo ng video na to. Okay. Okay, so medyo balita po yung ating susunod na re-reactan, no? And we're doing this, no, para i-educate lahat ng mga vloggers din na alam mo kasi ngayon nakikita ko lang din na hindi naman sa nang-aaway po tayo pero ang dami ng mga vloggers na nagpa-prank pa sa daan, mga ganon na I think, no, sana as vloggers medyo responsible tayo. Anyways, eto na, si Tony Fowler yung re-reacta natin ngayon. Sabi dito, vloggers na Fowler sisters pinanagot sa mass gathering sa QC. So, nagpag-meet and greet sila. Babasahin natin yan mamaya, no? And in fairness naman sa kanya, no? Nag-apologize naman siya at winning siyang panagutan lahat ng pagkakamali na nangyari dito sa event na to. That being said, no, dapat maingat tayo kasi isang pagkakamali, no? Maaring may mamatay. Literal na mamatay kasi pandemic ngayon. And again, no, paulit-ulit, siguro this speaks about our responsibility as social media creators. Ayoko talaga tinatawag na influencer yung sarili ko din. Pero kung yun, sige, tignan na natin yung kwento ngayon, ha? Hindi akalain na magkapatid na vlogger na sina Tony at Mari Fowler na dudumugi ng kanilang followers ang kanyang meet and greet sa kanilang negosyong frozen product. Noong Abril pa lang, umano nila binuksan ang kanilang negosyo na Fowler Sisters Online Palengke na may pwesto sa Montreal, Cubao, QC. Ayon daw kay Tony Fowler, sa kanilang imbitasyon na meet and greet, 50 followers lang ang nagparehistro at hindi nila akalaing dadagsa ang iba pang fans hanggang sa mapuno ang kanilang pwesto sa ikadalawang palapag ng gusali hanggang sa kalye. Well, sikat sila, given yon, at saka dapat talaga maingat tayo kapag nagagawa ng mga ganito mga pagpupulong. Hindi ko sure that, pero parang hindi pa ata pwede or may limitasyon ng mga pagpupulong ngayon. Pero may limitasyon or hindi, I don't think, no, na dapat ini-invite pa natin ang mga tao para magpulong. Ayan ay personal kong opinion na. Anyways, ayon sa mga dumalo, nakita lang nila ang imbitasyon ng meet and greet ng vlogger sa Facebook account ng mga Fowler at nagbigay sila ng frozen products at nagkaroon pa ng pagkakataong magpa-picture sa kanila. Ayun lang. Alam mo, ha, hindi ko sinasabing sikat ako, pero isa sa mga pinakamahirap ngayon ay yung tumanggi na magpa-picture. Kasi ayaw mo naman maging bastos, no? Pero iniisip mo din, no? Baka magkahawaan. Hindi lang ako ang mahahawa. Baka mahawaan ko rin siya dahil hindi ko alam. Baka may COVID pala ako, di ba? Yung pagkakahawa na yon, hindi ka makakapagtrabaho. Pag hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka kain ng pamilya mo. Sa'yo lang yon. Paano kung nakahawa ka pa ng iba pa? Mas maraming hindi makakapagtrabaho, mas maraming hindi makakakain. At yung worst possible scenario, do, na baka nga may mamatay. So, ang hirap, no? Pero as much as possible, no? Hindi lang sa mga influencers din, pati din sa mga tao, wag na muna tayo magpa-picture ng malapit or selfie na close na close. Especially, meron din kasi mga nagpapa-selfie na papatanggal. Na-experience ko lang to. Hindi naman po ako sa nagre-reklamo, pero ipapatanggal pa nila yung face mask mo. Medyo hindi po okay yun kasi nasa pandemic pa rin po ta. Yun lang naman, hindi naman ako galit, pero dapat maingat tayo, influencer o hindi influencer. Lahat tayo dapat
nag-iingat at responsable. Ayan, sabi ni Tony Fowler, ang mga dumalo ay binili ng 500 worth ng frozen products at nagpa-picture sa kanila. Sa dami daw ng dumalo, nagsumbong ang sa barangay. May mga netizen na sinumbong sila sa barangay at dumating daw sa QC Task Force disiplina. Eto na, eto naman yung kahit papano ay magandang part din, no? Aminado naman daw sila, si Tony Fowler at ang kanyang kapatid, na may pagkukulang sila na makipag-ugnayan sa barangay kaya natiketan sila at ang mga dumalo. Humingi rin sila ng sorry at doon sa 34 na tao daw na dumalo. Marami daw kasi na mga umalis na pagkadating ng task force, nagtakbuhan siguro. At kung sakali daw no, na may positive sa COVID-19, pananagutan naman daw nila. Pero ayun nga, sana hindi na natin hintayin doon na magkaroon pa ng magka-COVID. At paulit-ulit tayo na sana, ingatan natin, no? Yung mga taong nanonood sa atin at wag na natin silang i-invite kasi ang mga tao gagayahin ka pag iniidola ka talaga, diba? Kaya wag na natin silang i-invite na gayahin yung mga bagay na alam natin ay kapapahamak nila. Especially ngayon na pandemic! Yun lang. Hi sa mga Fowler sisters, I think may natutunan naman sila, may natutunan naman kayo, alam naman nila yung pagkakamali nila. Sana wag na maulit at sana maging leksyon din para sa iba pang mga vloggers na mag-ingat, no? Hindi lang sa vloggers, sa lahat ng gusto ng mga meetups, kasi sa totoo lang, marami ako nakikita sa Facebook na may mga meetup pa. Pandemic ngayon, isipin yung maigi, ha? Yung, kung ikaw okay lang sa'yo, magka-COVID ka, go, sige. Pero, pag uwi mo, nandyan yung nanay, tatay mo, lolo't lola mo, nandyan yung mga kapatid mo, mahirap, magastos, at ano yung mga frontliners natin, hirap na. Marami sa atin ay hindi ko alam kung sino na yung mga na-vaccine, no? Pero sure na sure ako, marami pang hindi na-vaccinate. Hindi pa rin tapos ang pandemic. Nandyan pa rin ang COVID-19 at nage-exist pa rin yan. So, I guess para tapusin natin tong video na to, sana ito ay maging leksyon sa ating lahat na mas maging maingat. Especially sa mga vloggers na kilala, sa mga influencers na kilala, para mas isipin pa kung ano yung mga bagay na dapat ini-impart natin sa mga viewers natin. Anyway, yun na yung video natin, no? Napahaba yung aking chika, pasensya na. Oh, anyways, may pag-giveaway tayo na B-album. Eto, B-album, kung gusto niyo pong manalo nito, mag-like, share, subscribe, hit the notification bell lang kayo at i-subscribe niyo yung second channel ko. Channel ni Karen po, siya po yung nagpag-giveaway nito para sa mga armies at ang aking Facebook page. Ilalagay namin yan lahat sa ilalim. So, yun lamang pong video natin para sa araw na ito. Ito si Clara the Third, nagpapaalam. I love you guys.